What's up mga kapunit? Good morning, good morning. Isang magandang umaga muna sa ating lahat. Lalo-lalo na doon sa aking mga subscriber dyan, followers. Na patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. Ako po'y lubos, may pasalamat sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. At shout out sa mga masugid kong mga viewer at saka mga subscriber dyan. Alright, so yun mga kabunit, bagamat tayo may lakad tayo ngayong araw na to, so tayo may merong lalakarin na importante bago tayo dumaan sa ating mga kliyente. Hindi tayo, samahan nyo ako at ating pupuntahan kung ano yung ating pwedeng puntahan at lalakarin ngayong araw na to. Alright, so yun mga kabunit. Mulit-muli ko pong nasasabi na maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking munting YouTube channel. At sana po patuloy nyo pa rin akong suportahan. Yan naman po yung lagi kong inihingi sa inyo ng suporta, na sana ma-break na natin talaga yung dapat i-break. Para naman sa ganun, hindi tayo naman po tuloy-tuloy na nag-upload na ng tuloy-tuloy sa YouTube. Okay, so yun lang po mga kabunit, at tayo dadako na doon sa ating dapat puntahan. Pasensya na po kayo kung talagang yung aking katauhan hindi ko na ipakita sa camera, kasi wala nga naman, wala po talaga akong cameraman . Kaya solo po talaga. Kaya yun lang po, at sana maunawaan ninyo ako kung ano man yung aking mga nagagawa at nagagawang content sa YouTube na aking ini-upload. Okay, tara, tayo dadako na doon sa ating dapat puntahan. Pero maganda-ganda naman na po yung pag-alis natin ngayon . So bago tayo tumuloy doon sa ating lakad o importanteng mission, maganda na yung naging accomplice natin, sapagkat yung ating pong coming sa ating area ay awa ng Diyos, nasiro na natin, makuha na natin lahat. Kaya thanks sa Panginoong Diyos, patuloy niya akong ginagabayan at sinusuportahan sa aking mga alituntunin at gawain. So ganun lang naman po yan mga kabunit . Basta okay yung iyong pamamalakad, okay yung iyong transaksyon, may gantimpala naman yan. Okay, alright, so maraming salamat po sa ating lahat, lalo na sa mga followers ko dyan at mga mahal kong kliyente. Yun lang po, at sana pagpatuloy at patuloy pa rin kayo kung pagpalain ng ating pong may kapal, lalo na sa inyong mga pinagkakitaan araw-araw, na hindi po kayo nagsasawa na maghulog sa inyong mga obligasyon, na talagang ginagampanan ninyo yung inyong tungkulin sa akin, sa Linding, sa lahat-lahat po ng mga dapat ating ayusin, na bagay, hindi lang po sa Linding, kundi maging sa buong pamilya natin, na patuloy tayong tungutugon sa ating mga gawain. Okay, tara na po, at tayo medyo tanghali na. Samahan nyo lang ako mga kabulit. So ito po yung rides lang muna uli na importanteng lalakarin doon sa ating pupuntahan. Okay, kasi meron po tayong transaction ngayon na importante, may gusto yata ang pag-usap sa ating tao na baka malay nyo, isa yun sa mga biyaya na ating inaasap-asap. Hindi mas maganda kung ganun, pero kung either naman na iba na yung kanyang gustong iparating sa akin, mas ating kakausapin kung sino man po siya. Ano man yun. Ang katungkutan na darama'y
tayo naman po yan eh, tumataliba sa lahat ng mga dapat gawin, sa lahat ng mga ating alituntunin na ginagawa ngayong araw. Okay, yun lang po mga kamurit, at sana hindi kung ano man ang mangyari, hindi update ko na lang po kayo dyan kung ano yun. Alright, so panahon na naman tayo ng ating mga rides ngayon. Tayo'y pupunta na sa ating pupuntahan, tayo'y gagawa ng magandang accomplishment sa araw na to. Pero bagamat meron na tayo na una, bago tayo umalis sa opisina, may nagpulipid na sa atin sa GCash. Kaya medyo maganda-ganda naman yung ating takbura ngayong araw na to. So sana patuloy at patuloy pa rin na ganun ang ating pagpapatakbo o source income ng ating lindig. Para naman sa ganun, sila naman yung ano, ating pagbibigyan. Kailangan naman sila hindi nagkakaganon eh, kasi nga ang dami nila kasing mga gap sa buhay, ang dami nilang agam-agam. So talaga kung hindi natin sila pupursigihin na magtulog or magpulipit, hindi talaga magpupulipit. Kaya tayo lahat ng bagay na pwede natin gawin assurance sa ating mga kliyente ay ating ginagawa. Kung sa ganun ay tumuloy at tumuloy yung kanilang obligasyon. Kasi tayo mga lending, tayo naman hindi naman tayo nagko-control na magbigay ng loan o ano pa man. Basta sila ay naghuhulog ng maayos, tama ang hulog, tama sa dili, nagpupulipid sa tamang sa itinakdang pizza, ay wala naman po tayong ibang dapat anuhin doon eh. Basta tuloy-tuloy lang, magagas muna tayo mga ngunit. At yung ating gasolin ay dadagdagan natin muna. Shout out sa ating pinagpapagasolinahan dito sa Clean Fuel. Gagas muna tayo dito. Oh, marami pa pala. Ito na natin po. Tatayanin ng sandahan. Ano po, sir? 100, kung kaya. Kano po? 100. Ano po kayo, sir? Wala. Kaya? Dami pa eh. Titingnan po natin. Sabi hindi pa po. Ay hindi lang, ano yun, may bayad ba? Wala po sir, pipilapan niyo lang po. Modification sa 60% off. Magay type po sa kaso. Hindi ko pa ito ma-obligate sa normal mom. Ano yan sir, December 10 pa naman po. Hanggang December 10? Ah, sige, baka sakali. No. Bayaran ko muna to.
dami nagpapagas eh. Baka nakakabala tayo din yan. Email address. Ah, pero muna lang. Okay na lang. Married. Ano po ilalagay ko? Working na lang yung online shop ba? Ha? Business po o working? Business. Ano pong nature ng business ilalagay ko po? Lending. Lending. Pwede nyo na pong gamitin to sir, yung 60% off. Pag gagamitin nyo sir, natawag na lang po kayo reservation o kaya email. Pag nasa hotel na po, 80% nyo na lang po. Hanggang December 10 nyo naman po sa pwedeng gamitin. Ah, sige, kung hindi nyo po magamit sir, pwede nyo rin sa ibigay. Transferable naman po yan. Ah, sige, sige. Thank you po, email. Okay, napagas na tayo mga kabunit. So mayroon pa tayong nagbigay sa atin dito ng ano, ng pre. Ay, nagpatak na. Ala, yam na. Kasi hindi naman tayo makakapunta dun kung ano't ano, halimbawa hayaan na lang natin. Madilim na naman ang kapaligiran, mukhang nagbabanta na naman ang ulan, kaya tayo'y medyo nagmamadali ng konti. Okay, all right. Puno na naman ang ating motor. Full tank na naman siya ng gasolina. Kaya kahit yan, at least na bibigyan pa rin natin siya ng tamang gas. Tamang karga, ika nga, kahit tayo mahina pa ang ating gross income, pero yung ating sasakyan ay hindi naman natin pinababayaan. Lagi natin siyang naayos, napapaganda. Okay, yun lang mga kabunit, at sana po ay tayo maging maganda ang ating lakad sa araw na to, kahit tayo'y medyo tinanghali na naman ng labas sa opisina, tapos ayan na naman ang ating ang ulan, nagbabantang ulan, ay sana naman ay huwag kang umulan muna, sana'y makatapos muna tayo ng ating gagawin upang sa ganoon tayo ay mabalik ng maayos. Ayan, ayun, nag-traffic na. Ano ba yun? Bakit gayon yun? Oh, hindi makapasok, hindi makatra si kuya. Kasi gawa nung kotse. Umarang kasi yung kotse dun sa likod ng truck. Hindi ngayon makatras. Ano ba yun? Naman, mga kuya. Talaga naman, oh. Alright. So, pagamat yun eh, may konting apirya lang doon, pero naayos naman. Tayo naman yan, eh. Sabi niya, eh, open sa lahat ng bagay. Kung ano yung ating
gagawin? Hindi. Doon lang tayo. Hindi tayo lalampas or ano man. Basta yung ating gagawin ay siguro lang. O base lang sa ating trabaho. Ganun lang naman tayo mga kapulit. Sabi nga kapag ikaw ay nagbigay, ikaw ay nagparaya, ay magandang gantimpala ang babalik sa iyo. Ganun po ang ating Panginoon Diyos. Kapag magandang yung ginagawa sa iyong kapwa, maganda ang binabalik sa atin. Sabi nga po ngayon kapag ka ang ibinigay mo ay supra-supra, babalik sa iyo ayon din ay supra-supra, umaapaw pa at lig-lig. Ika nga, yun po yun. Kaya gano'n naman po yung ginagawa natin sa ating mga mahal na kababayan, lalo-lalo na pagdating sa parte ng aking trabaho. Ang trabaho po ko po kasi ay lending. Nag-aasikaso tayo ng isang lending na kahit ganun pa man, ganun lang yung ating kapital o yung ating puhunan dyan, pero hindi po akin yan ha. Baka isipin nyo akin yan, hindi po. Pinagkakatiwalaan lang po tayo yan ng ating big boss. Kaya wala po tayo sapat na puhunan para maitayo ang isang linting na yan. Kaya yan po hindi atin. Inaasikaso lang natin yan. Siguro po, nakita tayo ng ating big boss na pili tayo pagkatiwalaan pagdating sa pera. Kaya pagkakatiwala niya sa akin yun. Kaya yan pong pera na yan, talagang hindi naman po yan nananatili sa opisina. Kapag po yan nasingil namin sa mga kliyente, nakuha namin sa kliyente, binabalik din naman po yan sa kliyente. Inire-release din po agad sa kliyente yan. Para naman sa ganun, tuloy-tuloy yung pagkita ng pera. Kaya nga po nasasabi ko sa inyo kuminsan na kami ay masyadong strikto sa paniningil. Kasi nga po, dyan lang talaga kami nabase. O yung mga nasisingil po natin sa mga kliyente na collection, o yun din po yung inire-release natin doon sa mga kliyente natin naman na nagre-renew. Kaya kapag ka, hindi po nakakahulog ang ating mga kliyente, sa loob ng isang linggo ay wala po tayo may pare-release sa ating mga kliyente kapag nagre-renew. So ganyan po kami ka estrictong maningil. Kaya sana po maunawaan ninyo kung ano yung aming ginagawa. Kasi ganun naman po talaga yung policy, yung aming pinatutupad na alituntunin sa ating mga kliyente. Hindi po po pwede yung halimbawa, kumuha ka ng loan ngayon, narilisan ka ngayon, maghuhulog ka lang ng isang linggo, then after 2 weeks or another week hindi ka nang maghuhulog, tapos maghuhulog kay alternate na lang, ay patay tayo niyan. Hindi po tayo maka-accomplish ng maayos niyan. So kaya nga po ang tanging sinasabi ko sa ating mga mahal na kliyenteng nagre-renew or nakuha ng loan sa mga lending, ayusin po natin yung ating payment. Ibigay po natin yung nararapat, kung ano man yung daily, kung ano man yung agreement na nakasulat doon sa promi na inyong pinipirmahan, dapat sundin po natin yon. At bago ko po talaga nga pala, naalala ko mga kabunit, kapag po kayo'y maglo-loan sa anumang uri ng lending man o microfinance man yan o ano pa man, bago po ninyo pirmahan yung inyong loan, basahin nyo muna po kung ano yung nilalaman ng promi ninyo o yung inyong pipirmahan. Huwag po tayong pirma na ng pirma.
na hindi natin naiintindihan kung ano nakasaad dun sa nilalaman nung pinipirmahan ninyo. So kinakailangan po alam natin kung ano yung ating pipirmahan, kung ano yung nilalaman nun. So yun po yung tamang proseso para pagdating po ng oras ay alam ninyo kung ano yung inyong pinirmahan. Hindi po yung pagdating ng loan, nandiyan na yung pera, nakita nyo na yung loan nyo, wala nang tanong-tanong, perma na agad. Ay, mali po. Perma aeste. Basahin nyo muna po yung inyong karapatan nyo po yon. Basahin nyo muna yung inyong pipirmahan bago nyo i-receive yung inyong pera. Karapatan din nyo po magtanong kung ano yung mga benefits or kinaltas sa inyong loan. At kung magkano po yung ibabalik nyo na interest sa loan ninyong nilulon ninyo. Yun po yung tamang proseso. Meron po kasing mga kliyente na kapag nakita na yung release nila andyan na, lalo na kung nagre-range ng 40,000, 30,000, 50,000, ay atat na agad na makuha. Kasi pag napirmahan na, ibibigay na, siyempre ibibigay na yung pera. Ay bago po kayo pumirma, kahit ganun kalaki yung inyong loan, alamin nyo muna po kung ano yung pinipirmahan nyo. Baka mamaya merong mga agreement na iba. Tapos pagka yung adjudit kayo, saka nila yung sasabihin sa inyo, ay mali, mali po yun. Nasa sa inyo naman po yun kung bakit hindi nyo muna binasa. So, kaya wala po kayong magagawa doon kasi pirmado kayo doon. Kung ano man po yung sasabihin sa inyo ng anumang mga lending or microfinance dyan, ay ano po yan? Wala po kayong magagawa kasi pinirmahan nyo yan. Unang-una may mga kumiker pa yan. Termado din ang kumiker nyo. Kaya sa ayaw nyo ba't sa gusto po na hindi ibigay ang mga ganun, ay wala po tayong magagawa doon kasi legal yun, kasi pinirmahan nyo eh. So bagong, kaya nga po para maiwasan nyo kung ano man yun, mga bagay-bagay na nakasaad do sa promen na pinapipirmahan sa inyo, basahin nyo muna po. O kaya itanong ninyo kung ano yung, kung hindi nyo naman maintindihan, karapatan nyo po magtanong do sa nagre-release. Halimbawa nagre-release sa inyo ay manager or supervisor or robbing collector, alam po nila yan. Hindi po yan mga yan mapupromote ng ganyan kung hindi nila alam kung ano yung pamamalakad o yung pinatutupad ng isang microfinance or lending. Itanong nyo pong mabuti yan mga kabunit. Para sa ganun, di alam ninyo. Ngayon kung pag naintindihan ninyo, nalaman ninyo na ganun yung nakalagay sa agreement nila, pwede po kayong hindi pumirma. Huwag kayo mag-loan kasi hindi nyo gusto yung nakasaad. Ngayon kung sinasang-ayunan nyo naman po yung nakasaad doon o yung mga nakasulat doon, ay wala namang problema mga kabunit. Pwede po natin pirmahan yun kasi alam ninyo kung ano yung nakasaad doon at alam ninyo yung obligasyon ninyo na dapat nyong bayaran, dapat nyong gawin. So nakapaloob po yun doon. Mas mabuti po yung ganun. Okay, alright. So yun lang po mga kabunit, konting tips lang yun na dapat nating alamin. Huwag po tayo pirma na pirma, baka mamaya yung pinipirmahan nyo pala ay kaso na. Mahirap po yun. Basahin muna po natin, hindi po masamang magbasa, magtanong, at kayo naman po sasagutin ng maayos ng mga nagre-release sa inyo. Alright. Yun lang po mga kabunit, at sana po ay may nakuha kayong kaunting knowledge doon sa sinabi ko na yun po ay karapatan natin bawat isa na alamin kung ano yung nakasaad doon or alituntunin o batas na kanilang ipinatutupad sa ganong loan. Di po ba? Okay, alright. Patay, sarado na naman si ate. Wala na naman si Hernandez. Ha? Habi ko na nga baga eh. Wala.
sana si ate na naman. Ano ba yan? Okay. Tay, pupuntahan muna doon sa dulo. Wala na naman yung ating sinisigil diting isa. Iti-text na naman natin yan. Para ano, malaman natin kung ano yung ano niya. Plano.